Ngayong araw ay mag-aalaga ako ng more than 100 cats. Ang mission ko ay tulungan ng Takat House mag-aalaga ng kanilang mga rescued animals. Ito mga tasks na kailangan kong gawin. Ang tanong, kaya mo ba worse? Bago ko nga pala umpisahan itong video na ito, kukwento ko muna sa inyo kung paano ba ako napadpad dito sa Takat House. Okay na natin sila. Okay na, pwede pa ako? Hindi, yung mga pusa doon. Nag-umpisa to nung naisip ko mag-donate kami ng mga kaibigan ko sa mga cat shelters. Kasama ko mag-donate yung mga kaibigan ko mahilig din sa pusa. Si Mentos, si Dudut, si Adam, si Boss King. Puta po yan. Well, si Boss King hindi siya mahilig sa pusa, no? Sobrang may natatakot ka. Kasi hindi ako pinalaking may pusa eh. Ah, ganyan no. So, yung ibang tao kasi nakadepende sa isang kulay. Hindi ko alam ba't ako siya naman. Hindi nga, para nga medyo mawala yung takot mo sa puso. Tingnan nila ako, parang sasakman nila ako. Hindi ka nila sasakman. Alam mo ba, karamihan ng pusa dito, nagkaroon sila na masamang history ng abuse sa mga tao. I-rescue lang sila nila. Okay lang, sir. Nagagalit na si Ma'am sa'yo. Sir, pandilatan mo. Putang ina mo, kulit mo. Okay yan, sir. Pandilatan mo, sir. Yan, sir. Yan. Sige, sir. Yan. Doon, hindi yan. Ipapaagaw doon yan. Congrats, Boss. Yan. Congrats, Ferd. Pangingi. So, ano pong parang in-accept yung mga donations mo? Bukod sa food. Kasi food is yan. Halimbawa, magda-donate. Hindi na kami maging choosy, sir. Yun yung ano eh, yung gusto i-donate. Lahat, sir, tinatanggap namin. Kung hindi kakainin po dito, dino-donate po namin yun sa ibang mga... Opo. Taga dito ka ba? Mag-volunteer na ulit. First rescue ko po ay nung 6 years old ako. Sino ni-rescue? Tiger siya. Akala namin nung una ka. Anong breed niyan? Tiger Commando. Nakatos, ito po yung Gcash namin. Tapos, we wish you a merry Christmas. Magkaramas ko. Nagkaroon din kami ng opportunity na makapag-donate sa ibang shelter. At nakasama ko naman si Carding, na isa pang mahilig sa pusa. Yung sumunod namang nabisita namin is yung shelter ni Daddy. Siya yung batang nag-viral dahil sa kwento nila ng pusa niya si Orange. After mag-donate, naisip ko, kaya ko kayang mag-alaga ng 100 plus na pusa? Well, malalaman natin yan sa pag-volunteer ko dito sa Takat House. Honestly, isa daw sa mga videos na excited akong gawin. Kasi mahilig ako sa pusa eh. Kami ng fiancé ko, meron kami mga adopted na pusa na kasama namin sa bahay. Kasi volunteer kami. Fight ako din sa iyo, Kla. Volunteer din si Kla. Dani. At ang una kong task bilang isang helper ay kailangan muna nating mamalengke. Ate, bayad oh. Magkano ulit eh? 750. Thank you, te. Thank you, te. Yo, bayad ya. 1,800? Oh, pwedeng 1,000 na lang. Batay. Batay. Si Santi, sir. Thank you, kuya. Ano ba ang una kong task, ate? Tutulungan kita dyan. Next naman ay kailangan lutuin at linisin ang mga pinamalengke namin dahil ito ang kakainin ng mga halagang pusa at aso. Ah, oh, okay. Dito naman yung isda. Sino ba ito? Dito lang naman ako para kumuha ng ulam. So far sa lahat ng task na ginagawa ko, parang madali lang naman siya kasi siguro dahil sanay na ako mag-alaga ng pusa. Bukod sa napakaraming pusa, may mga rescued dogs din sila. At part ng aking task ay samahan ng mga dogs para sa kanilang morning exercise. Parang Pokemon.
Parang Pikachu eh. Guys, let's go na guys. Tapos na ang field trip. Uy, sino naman to? Kasama ba to natin nung una? Oh, sabi ko na, kaya pala parang iba yung mga eh. Baka may nagtago ah. Ngayon ay oras na para painumin ng gamot ang mga pusa at linisin ng mga maduduming tenga. Sarap po. Sumatik na kula. Sabi de, parang kahit virus hindi mabubuhay dito sa tenga mo, sobrang dumi ah. Hindi naman talaga necessary na linisin ang tenga ng mga pusa. Dahil karamihan sa mga ito ay okay naman kahit di talaga linisin. Pero may mga pusang prone sa ear infection. Sila yung may mga need ng ear cleaning. Sabi ko gusto ko lang naman humiga sana ng tahimik dito. Bigla naman ako nilinisan ng tenga. Kailangan ko din i-make sure na malinis ang lugar kung saan tumatambay ang mga pusa. Isa ito sa mga regular na ginagawa talaga ng mga helper dito sa The Cat House. Habang naglilinis ako, may mga pusa talaga parang supervisor dito eh. Ayun siya yung sinitit kung tama ba yung pagwawalis ko. Dahil mong kasama dyan ko lang. Ay, ito. Mawalis lang po. Hindi po, lang po kayo. Guys, pangangalang lang. Wala na, makapagalip pa kayo dyan. Makalinis ko lang. Dito na nagsimulang maging challenging yung mga tasks para sa akin. Dahil madami silang pusa dito, madami din ang kailangang linisin na gamit. Isa na dito yung mga basahan na ginagamit ng mga pusa. Side sa shoulders. Pala sa binti. At yung mga litter box nila, kailangan ko talaga yung amoy nung dumi ng mga pusa. For some reason, grabe talaga yung amoy nun para sa akin. May mga part ng litter box na kailangan ko talagang kuskusin ng mabuti para mawala yung amoy at dumi. After ko malaban at malinis yung mga litter box at basahan, oras na ngayon para pakainin sila. Sa dami ng mga pusa nila rito, marami din yung mga gamit nila para sa pagpapakain ng mga pusa. Diyan yung maraming plato na kailangan hugasan tsaka kailangan linisan. Kaya pa, gusto mo kahit malinis na hugasan ko ulit eh. At ngayon ay sasama ako kay Ate Em sa pagpapakain ng mga stray animals. Bilang part ng pagtulong nila sa mga strays is nag-feeding din sila sa mga communities, pero pinimake sure nila na ginagawa nila to sa hindi mataong lugar. Yung mga stray animals, talagang expected na sila. Yung mga stray dogs, ganyan, expected na. Dahil lagi nila tong ginagawa, naging familiar na yung mga stray animals sa kanila. Pero ito yung task na hindi ko pwedeng basta-basta gawin dahil sa hindi familiar sa akin yung mga stray animals. May mga possibility na tumakbo or lumayo sila, pwede rin silang maging aggressive dahil nga hindi sila familiar sa akin. So buong experience ko bilang isang helper dito sa The Cat House ay madaming bagay na tumatak sa akin. Sobrang crucial ng role ng mga cat shelters para sa mga hayop dahil silang nagbibigay ng ligtas at maayos na lugar para sa kanila. Maraming rescued animals sa mga cat shelters ang nakaranas ng hindi magandang bagay at pananakit ng mga tao. Kung hindi nila kayang pangatawanan yung pag-aalaga ng hayop hanggang kamatayan ng hayop, hanggang pagtanda, magkasakit, huwag na. Kahit anong hayop pa yan. Kasi sir, mahal. Hindi pwedeng tira-tirang pagkain lang.
Hindi pwedeng mahal mo lang sila pag okay ako. Hindi pwedeng magpe-pet ka lang kapag may couple sila. Paano pa naghiwalay? Saan mapupunta yung ano, yung hayop? Hindi pwedeng magpe-pet lang kami ngayon, pero pag lumipat kaming kondo, ay na namin. Kung kaya niyo i-provide yung mga needs, make sure nakasama yung medical care. Choose compassion over desire, no? Parang bakit hindi niyo i-consider na mag-adopt po? This experience made me reflect on the impact of our actions on these innocent beings. It's a reminder of the responsibility we have to ensure the well-being of animals and treat them with the kindness they deserve. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around, 'cause I know we can make it. By the way guys, bago ko pala tapusin tong vlog, ipapakilala ko muna sa inyo tong bago naming adopted na pusa. Siya si Loki. I believe.